Hello. Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon po, sir. Nakikita niyo na yung ano, slide? Opo, sir. Saan nga tayo nag-end last time? Masagutan ba natin to? Hindi po ata, sir. Hindi pa? Limutan ko na eh. Ito, tapos na, no? 1 and 2. At ang dalawa. Ito ko, tapos na to eh. Sige. Sagutan ulit natin to. Pero ano lang tayo, recall muna natin yung diniscuss natin last time. So, ang i-recall na lang natin yung, ano, yung rules using KMap. Okay? So basically, si KMap is ginagamit natin kapag gusto natin i-simplify yung certain Boolean expression without using Boolean algebra. Okay? So, ang gagamitin mo lang dito, common sense. Tsaka yung mata mo. Kung paano ka mag-group, paano ka susunod dun sa rules na binigay ni KMap. Okay? So, instead of using Boolean algebra, we can use KMap to simplify complex Boolean expression, which in return, magiging simple din yung logic circuit na gagawin mo. Okay? So, mas madali siya compared to Boolean algebra. Mas mabilis yung process. Tsaka mas madali. Kasi hindi mo na kailang isaulo or maging familiar dun sa different Boolean expression, Boolean property or theorems. Okay, so ang rule lang dito, kung meron tayong n number of input variables, kailangan makapag-construct ka ng 2 raised to n number of cells. So kung meron tayong 2 input variables, kailangan yung co-construct mo na KMap merong 4 na cell. So kung 3 yung input mo, A, B, C, kailangan mo ng 8 cell. So ito lang yung formula na gagamitin natin. Okay, so for 3 variable KMaps, ganito yung itsura. Okay, so meron kang 2 rows and 4 columns. And then for 4 variable, 4 by 4. 4 column, 4 rows. And then yung arrangement ng ano natin, ng pagle-label dun sa bawat row and column is ganito ah. So 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So kung ito, ang input natin is ABC, so ito yung AB, ito yung CD. Okay, so sa row, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. And then pag nag-input ka na ng output, ang pagkakasunod-sunod yan, so ito yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then skip ka. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Okay, so yung mga sinulat kong number, yun yung decimal equivalent ng bawat input combination. So dito sa 0, sa 0, ang ilalagay mo dyan will be yung output kapag ang input mo ay 0, 0, 0, 0. Kapag 1, so 0, 0, 0, 1. Ano yung output mo dito? Ano yung output mo dyan? Yung ilalagay mo dun sa loob ng bawat cell. Okay, so ang important concept dito sa KMap is yung square adjacency. Okay, so dinedefine natin to. Kapag merong isang variable lang na kaiba, sinasabi natin adjacent yung dalawang cell na yun sa isa't isa. Okay, so for example, meron tayo dito illustration. Yan. So for example, ito. Itong cell na to, adjacent siya dito. Kasi ang pinagkaiba lang nila yung C. Ito C, not ito C. So ganun din to. Itong cell na to, adjacent siya dun sa nasa baba niya. Kasi magkaiba lang sila ng B. Yung isa B, not isa B. Okay, so nakukuha nyo na yung, ano, yung concept. Yun yung tinatawag natin square adjacency. Once na meron tayong 4 by 4, ang pinagkaiba lang ni 4 by 4, itong lahat ng ano mo dito, lahat ng column mo dito or lahat ng cells dito sa leftmost ay adjacent sa rightmost. Okay? So parang magkatabi sila. So parang itong cell na to, pag tinupi mo, magkatabi yung tigkabilang dulo. Okay? So adjacent 'yon. So ganun din yung pinakataas na row adjacent dun sa pinakababa na row. So, saan ba natin gagamitin yung adjacency na yan? So, gagamitin natin yan once na nag-group na tayo ng logic 1.
Kasi ang pwede mo lang i-group is yung mga adjacent na cell. Okay, so ang step one in using K-map para mag-simplify ng Boolean expression is grouping ones. And ang i-group mo lang is yung mga adjacent sa isa't isa. Ang goal natin or ang objective sa pag-map or pag-group is ma-maximize yung size and ma-minimize yung number of groups. Ibig sabihin, kailangan ma-maximize natin yung laman ng group or ng loop na gagawin mo, and then ma-minimize mo yung number of group na gagawin mo. Okay? And then, ito pa yung additional rules. Kailangan yung group, meron lang siyang 1, 2, 4, 8, 16, and so on na laman. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-group ng 3, 5, 7, and so on. Basta ito lang. Okay, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. So, yun lang yung dapat number of logic 1 na laman ng bawat group or bawat loop. Ano pa? So, yung next additional rule is each square in the group must be adjacent. So, ito yung sinasabi ko kanina. Must be adjacent to one or more squares. So, hindi kailangan lahat sila adjacent sa isa't isa. At least one or more. Okay? And then, always include the largest number of one. So, ito yung ima-maximize mo yung laman ng bawat group. Okay? Largest number of ones in a group in accordance with rule number one. Okay? So, hindi pwedeng magma-maximize ka pero ang laman niya 9. So, hindi... ano pa rin yun, may na-violate ka pa rin na rule. So, magma-maximize ka, dapat susundin mo pa rin yung rule number letter A, 1, 2, 4, 8, 16. And then, each one on the K-map must be included in at least one group. So, kailangan mag-group, maisama mo lahat ng logic 1. Wala ka dapat iiwan na logic 1 dun sa K-map. Kailangan lahat sila may group. Okay, so halimbawa, ganito yung naging itsura ng K-map mo. Yan, so 1, 1. Okay? Pag i-group, hindi mo sila pwedeng i-group sa isa't isa kasi hindi sila adjacent. Okay, so ito 0 na 0. So, ang i-group mo lang mga logic 1. So, halimbawa ito is A, ito is B. So, 0, 1, 0, 1. Pag i-group mo to, wala kang ibang choice yan kundi by 1. So, isang loop or isang group and then another group. Okay, hindi mo kasi pwedeng pagsamahin yan kasi hindi sila adjacent sa isa't isa. Okay, so malinaw yun ha. Pwede mo lang i-group yung dalawang 1 kapag adjacent sila sa isa't isa. So kapag halimbawa, ganito yung nangyari. Magkatabi sila dito. Ayan. So isang ano na yan, group na yan. So hindi natin to na-violate kasi dalawa yung laman. Hindi rin natin to na-violate kasi adjacent sila sa isa't isa. And then na-maximize natin yung number of 1. So mali, kapag ang ginawa mo, ganito. May 1 ka dito pares, tapos 0, 0, to, and then ganoon mo. Pinag-isa. So, mali yan. Kasi na-violate mo dyan yung letter C. Which is dapat ma-maximize mo yung laman ng bawat loop at ma-minimize mo yung number of groups. Question? Any question? Malinaw ba yung rules? Okay, sige. So, malinaw naman. So mag-ano tayo, mag-examples tayo para ma-practice nyo yung ano. So ang secret lang naman dito, kailangan talaga ma-practice mo yung kung paano ka mag-loop, mag-group. Okay? Yan. So yung step 2, once na nakapag-group ka na, madali na yung step 2 and 3. Aalamin mo na lang yung product term bawat for each group. Okay? So halimbawa, ito na. So, example lang to. Mamaya may another example tayo from truth table. So, AB, 0, 1, 0, 1. Ito yung ginroup mo. Okay? So, meron kang isang group at isang group na isahan. So, yung step 2, ang gagawin mo lang, alamin mo yung product term for each group. Imo-multiply mo yung coordinates niya. Pag sinabi natin coordinates, ano ba yung value or ano yung variable na nasa kaliwa at nasa taas? Pag tumingin ka sa kaliwa nitong unang loop na to, ang makikita mong variable doon or number is 0, which represents to a variable. Since 0 yan, i-complement mo. Okay? Since ang hinahanap natin product term, pag tumingin ka kasi dito, 0, and yun yung para sa letter A,
So since 0, i-complement mo, so A not. And then yung naka-multiply sa kanya, yung nasa taas. So pagtingin mo sa taas, 0 din yung value, since yun yung para sa letter B, so B not. So A not times B not, yung magre-represent para dito sa unang loop. Okay? So aalamin mo yan for each group. So since nakuha mo na yung para sa unang group, kunin mo yun sa pangalawa. Tumingin ka sa kaliwa niya. Okay? So 1. Para sa letter A. So isulat mo A. Hindi mo i-complement kasi logic 1. Pagtingin mo sa taas, logic 1 din para sa B. So B. And then step 3, i-add mo silang lahat. So lagay mo na lang ang plus. Ito na ngayon yung equation. Simplified na yan. Malinaw? So what if ganito yung nangyari? Magkatabi sila. So 1 1 0 0, A B 0 1 0 1. So pag ganyan, isang loop na lang na. Okay? Pagtingin mo sa kaliwa, 0 para sa variable A, since 0 complement. Ano yung imu-multiply ko dito? Pagtingin mo sa taas, dalawa yung value, 0 at 1. So kapag pareha silang magkaiba, wala kang imu-multiply. Kaya ang sagot mo dyan, ito na yung equation mo, A not. I-equate mo na lang dyan dun sa output, solve mo X. Okay? So may isusulat ka lang na multiplier kapag magkatulad or kapag iisa. Okay? So let's answer some examples. So skip na natin ito. Ito, nasagutan na natin itong tatle. Okay, so for example ito, baliktad lang yung arrangement niya. So B, inunan yung B, inunan yung A. Pero same yung magiging output. So pag ganyan yung nangyari, magkakaroon ka dyan ng dalawang loop. Ito yung una. Since may natira ka pa kaninang isa, ulit natin. Erase natin yung ano. Oops. Yan. So dito, meron kang tatlong logic 1. So ito yung mga output niya. So ang unang loop ito. Since may natira kang isa, kapag ang ginawa mo, ginroup mo lang siya sa isa, mali yan. Kasi ang goal natin, ma-maximize. Kaya pwede mo siyang isama dun sa nasa baba niya. Okay? Kasi wala kang ibang nababiolate yan. Pwede mo kasing i-group ang mga logic 1 at least 1 time. Pwede mo siyang i-group. So at least yun. So pwedeng mas madaming beses mo siyang gamitin. Okay? So pwede mong gamitin yung mga nagamit na. Katulad nito, ang nangyari kasi dito, ginamit niya ulit itong 1 na to. Dalawang beses nagpagamit yung 1. So okay lang yun. Okay? And then kunin mo na equation. Yan. So A plus B. Okay? So examples. Try natin to. Parang nasagutan na natin to. So this will be a 3 input. Okay? So ang inputs mo dito is A, B, and C. Output, Y. So since 3 inputs, gagawa ka ngayon ng 2 by 4 na K-map. Ayan. So dito ilagay mo A, dito B, C. So dito, ang label mo sa row is 0 and 1. Pagdating dun sa bawat columns, that will be 0, 0, 0, 1, and then 1, 1, 1, 0. Okay, hindi sunod-sunod ha. Diyan madalas may nagkakamali eh. So pagpa-plot natin ng output, sunod-sunod lang yan. So 1, 1, 0, 0. So i-skip ka lang. So sulat mo to, sulat mo to, sulat to. Yan, yun yung pagkakasunod-sunod. Then 1 1 1 0. Okay, so na-plot na natin yung output, mabilis na eh kasi binigay na yung truth table. So anong next step is mag-group ka na ng logic 1. So ano sa tingin niyo yung pwede kong i-group dito?
Ano yung pwede kong i-group? Apat na 1. Okay? So, wala kang pwedeng i-group na waluhan. So, ang choice mo is apat. So, meron ka dito ang pwedeng i-group. Baguhin natin yung kulay. Blue. Okay, so meron ka pwedeng i-group isang apatan. So, ito. Ayan. Okay? So, wala tayong na-violate na rule kasi apat yung laman. And then, wala tayong naiwan na pwede pang isama. Ang isa pang pwedeng gawin natin, meron na tayong natira dito na logic 1. So, ito. Kawa naman. Solo na lang. So, anong gagawin natin dito sa logic 1 na to? Pwede ba natin siyang isama dun sa mga na-group na logic 1 or solo na lang siya? Ano sa tingin niya? Isasama po, sir. Saan natin dun isasama? Sa ang sagot po dun sa logic 1 po na 100. Okay. So, isasama natin ito dun sa nasa kabilang side, which is ito. Kasi adjacent sila. Parang pag pinupi mo iyan, magkatabi yung dalawang dulo, di ba? Pag may papel ka, diba? Imagine nyo papel to. Tinupi mo siya, pinagdikit mo yung dalawang dulo, itong dulo na to, tsaka itong dulo na to. So magkadikit itong dalawa. So ibig sabihin, adjacent. So pwede mo yung group sa isa't isa. So dalawahan lang, kasi hindi pwede sa apatan. Okay? Kailangan kasi yung pag-group mo, rectangular yung shape. Hindi pwedeng iba't iba yung shape. Okay, so tapos na tayo sa step 1. Ang next step, kunin mo na yung equation. So since ang output natin is y, yun yung isusulat mo muna. Okay? So huwag nyo kalilimutan kung ano yung variable ng output. So y. I-equate mo dyan yung equation para dun sa bawat loop. So, unahin natin yung sa apatan. Ano yung equation or ano yung product term para dito sa apatan? B-nat po. B-nat. Okay, so tama yun. Pag tumingin ka kasi sa kaliwa nitong apatan, magkaiba yung kay A. Kasi 0 at 1. So, wala ka dun isusulat kasi magkaiba. Pero pag tumingin ka sa taas niya, ang sa unang tingin magkaiba kasi 0, 0, 0, 1. Pero mayroon siyang certain variable na magkatulad. Yun yung 0 at itong 0. Which is yun yung letter B. Tama? Kasi itong una, yun yung B. Yung pangalawa, yun yung C. So since pareha silang 0 doon, and then para yun sa letter B, so ilalagay mo B na. Okay, so wala ka ng multiplier dyan. Plus, ano yung plus natin? So, para dito sa loop na to, pag tumingin ka sa kaliwa niya, logic 1 para sa letter A. So, ilagay mo A. Pag tumingin ka sa taas, 1, 0 at 0, 0. Alin yung magkatulad? C not. C. Okay, same sila sa C na 0. Since 0, iko-complement mo yung C. C not. So this will be your final answer. So simplified niyan. So pag gagawan mo yan ng circuit, susulat mo muna input A, B, C. May AND gate ka. So ang input mo sa AND gate is A and then complement ng C. So maglagay ko na lang ng inverter dito. And then yung isang input. And then i-OR natin siya sa B. Okay, so ito yung ayan. And then B nat. Okay, jump. Yeah. So lagi niyo lalagyan jumper pag hindi connected para alam natin hindi yun connected. So, pero kung halimbawa connected, lagyan nyo ng node. Halimbawa yan. May node connected yan. Okay? So, output, lalagyan nyo din ng label dun sa pinaka-output. Y. So, this will be your final answer. Question. Madali, mahirap.
Madali ba o mahirap? Madali pa, no? Papahirapin natin ng konti. Para may challenge. Mamaya. Okay, next. So, another example. Ano oras na ba? Tagal pa. Okay, so, three variable ulit. Sige nga. Sinong gusto magsagot nito? Para naman yung wala pang ano, si Basco ba nandyan? Basco. Nandyan ba siya? Wala. LSS. Wala rin. Elia. Elia. Nandiyan to eh. Opo, sir. Yan. O, ikaw nga. Try mo to. Didikta mo sa akin ang gagawin. Yung ano po? Ano mo nang unang gagawin? Yung wala po. Yung walong cell. Opo, walong cell. Okay, so 2 by 4. Tama ba? Opo. So, anong variable ko dito? X po. X. Dito? YZ po. YZ. So, anong value ko dito sa row na to? 0, 1 po yung size. 0, 1. Yan. Tapos dito? 0, 0 po. Next. 0, 1. Next. 1, 1. 1, 0. Okay. So, tama. Next. Anong magiging output dito sa una? 1 po. 1. Dito? 0. 0. Dito? 0. Dito? Opo, sa 1-1 po, 0. Ah, sa 1-1. So, 0. Sige, dinres mo. 1 po. 1. Tapos dito? 1 po. 1? 1. 1? 0 po. 0? 1. 1. Okay. So, tapos ka na sa... Hindi pa to first step eh. Okay, so group naman. Paano natin ito i-group? Yung pong... Byte, ano po yung bytus? Bytus. Sige, wait na. Palitan ko ng kulay. Alin ang bytus? Yung po sa 0-0 po ba? Ito. Tsaka nasa baba niya? Opo. Sige. So, isa. Ano pa? Ito po yan po. Yung sa baba po ba? Itong, alin baba? Ito? Oh, yung sa 1 po. Okay. Sa 8 po. Yung dalawa po. Ito. Naka-horizontal. Opo. Tapos? Isa 1-0 po, pababa. Okay. Sige. So, pag gagawa natin ang equation, ano magiging equation ito? Ano munang isusulat? Y po, Y. Ah, F po pala, F. F, yan. Equal to? YZ po, YZ. Y. YZ. Okay, sige, susundin muna kata, YZ. Y. Tapos? May not po sa... Ah, may not. Opo. Okay. Tapos? Plus, plus na, po, plus. Plus. X. 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 Why not? Why not? Plus. Plus. Z. Z not po. Z not. Ano? Why? Why Z not po? Z not. Z not. Okay. So, ito na yung final answer mo. Opo, sige, sir. Check natin. Sino may basagot? Agree ba kayo kay ano? Kay Elia?
May oh, kulang daw sabi ni ano, Aliswag. Anong kulang? Masisimplify pa po 'yan. Mali daw grouping is nako yari ka ano. Okay, so by 4 daw. So tingnan natin kung ano saan siya nagkamali. Pero tama itong nakuha niyang equation kapag ito yung loop. Pero kung mapapansin mo dun sa sagot niya, meron ka dito pwede i-simplify eh. May makakancel out ka dyan. Well, finactor out mo yung z naught. Matitira y naught plus y. Tama? Then masisimplify mo pa siya. So kapag ganun yung nangyari, sabihin may mali ka sa groupings. Meron kang hindi na maximize. So i-redraw natin yung ano, yung k-map. So ito yung k-map na ginawa ni sino nga to? Si Elia, no? Elia nga ba? O LSS? Elia po, sir. Elia, no? Ayan. So, x, y, z. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Okay, so ang ginawa niya, tatlong by 2s. Pero kung titingnan mo to, meron ka dyan pwedeng i-maximize na apatan. Alin yung pwedeng maging apatan dyan? So itong tigkabilang dulo, meron kang dalawa dito, pwede mo siyang isama dun sa nasa kabilang side. Okay, kasi diba sabi ko, adjacent yun, parang pag tinupi mo, magkadikit yung dalawa. Pag tinupi mo yung papel na yan, may papel ka, tinupi mo siya left or right, magkadikit yung dalawang dulo. So adjacent sila para magkatabi din. So ang matitira mo na lang itong isa na to. Okay? Which is pwede mong isama dito. Kasi hindi mo na pwedeng isama yan dito kasi maging tatluhan eh. Okay? Kaya ang nangyari, meron ka lang dalawang group. Isang apatan, isang dalawahan. Instead na meron kang tatlo na puro by twos. Kaya pag ginawan mo to ng equation, F will be equal to, so pag tumingin ka sa kaliwa, dun sa apatan, magkaiba. Pag tingin mo sa taas, pareha sila ng Z. Para 0. So Z naught. Plus, yung sa by 2s, X times Y naught. Okay, so this will be your final answer. Okay, kung ito yung ano, ginawa mo, ayan, sabi ko nga kanina, pwede mo pa i-simplify, di ba? I-factor out mo yung z, so that will be z naught times y naught plus y plus x y naught. Tapos ito, equal lang to sa 1. So magiging z naught plus x y naught, which is equal din doon. Okay? Kung ang ginawa mo, nag-came up ka tapos nag-simplify ka pa, para lang makuha yung simplified answer, eh, mali yung ano mo, dapat dito mo tinignan sa k-map. Okay, once na gumamit tayo ng k-map, hindi na kailangan mag-boolean algebra. Kasi yung, kung tama yung pagki-k-map mo, dapat yung lalabas sa sagot, simplified na talaga, katulad nito. Okay? Nakakita mo, ano, Elia, yung, ano, pagkakamali? Opo, sir. Okay, so next time, alam mo na, ano? Okay. So, paggagawa natin ng circuit, ang gagawa mo ng circuit yung simplified. So, ito yung tsura ng circuit. So, X, Y, Z. So, meron kang AND gate. Input X. And then, complement. Tapos, naka-OR sa Z. So, parang katingin na lang din. Ito is F. Okay, so yung circuit. Okay, so next. Volunteer. Tatawag na lang pala ako. Smyrna. Smyrna, nandyan ba? Wala. Yes po, sir. Ayan pala. Okay, so anong gagawin natin dito? Anong first step?
drawing po ng set. So, gaano kalaki yung K-map na gagawin natin? 4x4? Opo, 16 po. Oops, ulit. Okay, so anong variable dito sa row? WX. WX, tapos dito is? YZ. YZ. So anong label natin dito? Sa row? Anong label? 00. 00. 01. 01. 11. 11 at 10. 10. Okay, so same lang dito sa taas. Opa. Okay, so i-plot na natin si output. Anong output dito sa una? 1. 1. Then, 0, C. San po ba, sir, kasunod? Sa baba itong, po ba? Sa tabi, tabi niya. 0, 0, 0, 1 po. Ha? 1, 1 po. Tapos? Tapos, 0. 0. Then, 1. 1. Oh, tapos, baba? Next po ay 1, 1, 0, 1. Ano? Ah, si? 0 po. 0. Tama ba? Ganyan? Apo. Tapos 1. Saan yun? Okay na po. Yung next na po. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Sige, ano dito? 1. 1, 1, 0, 0. Ah, wait lang po, sir. Hindi po pala ito sunod-sunod. Burahin ko muna yun, ha? Apa. 0110. Patama na pala. Tapos dun po sa 1100 ay 1. 1. Then 1. Tapos 0. 0. Tapos 1. Tapos sa last? Tapos sa last po ay 10. 10, 10, 10. Apa? 0 dito? Ah, wait lang. Check one mo ulit. 10. Oh, ano ba yun? 1001. 10. 1 po. 1. Teka lang. Tapos 0, 0. Tapos 0, 0. Okay, so anong magiging groupings? Yung pong apat na mag... Ay, itong pong 8. Itong 8. Okay. So, meron kang isang by 8. Tapos? Tapos, yung dalawa po dito sa 1-0. Saan ko ito isasama? By 2 lang. Pwede po bang by 4? Hindi ko alam. Mamaya natin check. So, basta ikaw susundin ko ako ng diskarte mo. By 4 na lang po, sir. By 4 na lang. So, ano yung dalawa pa? Saan kukunin? Doon po sa tabi po niya. Yung opposite po na tabi. Okay. So, nasa opposite. So, ito yung 2 and then ito. Apo. So, may natira ko na lang na isang logic 1 dito sa 0011. So, saan mo siya isasama? Doon na lang po sa katabi. So, by 2s. Apo. Okay. Okay, so kunin natin yung equation, anong output F equal to, dun muna sa by 8, ang equation yung natin. Yung by 8 po. Oh, sige. Why not? Why not? Okay, next. Plus. Alin po kasunod, sir? Yung apatan. Yung apatan po ay X. X. Ayun. XZ not. Z not. Plus, yung by 2s. Yung by 2s po ay
W naught X naught Z. Z. Okay. So, final answer? Or may babaguhin ka pa? Wait lang po, sir. Sige, check mo muna. Sir, yung 0011 po pala. Alin 0011? 00. Dapat yun. Ito? Opo. 00. Oo nga, no? Ba't naging 1 yan? So, 0 to. Opo. Tapos, ibig sabihin itong 1. Tama? Opo, yung isa po. So, may nagkamali tayo doon. Hindi ko po napanusin. So, ito ay... Yung 1 pa yun. Buburahin ko muna ito. Yan, loop na yan. So, ito dapat ay... Ano nga ito? Zero po. Tapos 1 po yung isa. Hindi, ang kagroup na po na. So, ito yung natira. Itong nasa 0010. So, saan ko siya gugroup? Parang tool. Ay, hindi pala. Isahan, dalwahan, o ilanan? Dalwahan po. Dalwahan. So, saan lang ka-partner niya? Diyan na lang po sa ano. Saan? Sa baba. Sa baba. Okay, so pwede dito. Pwede rin na i-group mo siya dito sa nasa opposite side. Okay, so kaya possible na magkaiba kayo ng sagot. So, ibig sabihin, malito na. So, buruhin ko equation, ha? So, ano na ulit equation natin? Doon sa waluhan ay... Sa waluhan po, ganun pa rin po. Ano ngayon? Why not? Apo. Plus, sa apatan, plus. Ganun ulit na. Apo. X. X ano ngayon? Z not. Z not. And then yung by twos. Yung by twos po ay W not. Hmm. W not Y Z not. Z not. Hindi pa din. Bakit? Okay na ba? Ay, hindi ko alam. Ano sa tingin mo? Okay na po ata. Sure ka na? Okay, so tingnan natin ha. So ito yung sagot ni Esmer na. Sino may iba sagot? Kasi, anong ginawa mo, Jetro? Yes, sige. Sino nauna sa inyo ni Perez? Oh, sino gusto magsagot, Perez o ano, Jetro? Anong sagot niya? Tingnan natin, i-compare natin dun sa kay, ano, Smyrna. Mag-select, oops. Gagawa ko ng bagong, ano, map. Oh, pares na lang kayo, Perez at Jetro. So, WX, YZ. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So, check natin yung pagpa-plot na. Pag mag-plot kayo, isunod-sunod din yun na lang yan. Okay, so katulad itong gagawin ko, no? 1, 1, tapos skip ka ng isa, 1, 0. Para hindi kayo malito, tapos 1, 1, 1, 0. And then, dito na tayo, no? So, dito ka na sa pinakababa pag pangatlo na. So, 1, 0, skip, 0, balik, 1. Oops, mali. 0 din pala to. Asa na nga ako? 1. Ito pala 1. Mali ang tingin ko. So, ito ay 1, 1, 0, 0. Then yung last 4, 1, 1, 1, 0.
Okay, so same lang naman ako ni Smyrna. O, Perez. Anong gagawin? Ano po, sir? Yung pong waluhan po. Waluhan, sige. So, same lang nung kanina, no? Opo. So, ito yun. So, waluhan. Tapos? Bale, isa pong apatan, sir. Yung pong dalawang 1-1. Alin dito? One, one. Yung pong sa 1-0 po. Yung 1-1 po nun. Tapos yung sa 0-0 po na 1-1. Ano ulit? Pero po eh, paano ba? Yung pinakataas yung kung, ba o nasa yung katulad kanina or iba? Bali po yung ano, 0-0-1-0 po. Ah, okay. Tsaka yung nasa tapos, baba niya? Opo. Tapos, yung nasa kabilang side, tapos, tama? Opo, opo. Okay. Yung 0-0-0-0. So ito, isasama daw natin dito. Okay, so tama naman. Tapos so, yung isa isang po, one na to, saan ito isasama? Bali po, apatan po ulit. Yes. Bale, okay. Yung 0-1-0 po. Mm-hmm. Then yung baba po niya, then doon sa kabilang panig po. Ayan, kabilang panig talaga yun. Ayan, okay. So, bale, nangyari isang by 8 at dalawang by 4. Opo. So, ano sa tingin niyo mas tama? So, based dun sa rules na came up, mas tama yung mas madami yung laman ng group. Kasi kung bibilangin mo yung number of group dito sa nauna, meron ka dito 3, tama, 3 groups. Same lang dito, meron ka din dito 3 groups. Pero ang pinagkaiba dito, meron kang isang by 8, isang by 4, at isa na by 2. Pero dito, 1 na by 8, isa na by 4, dito 2 by 4. So, mas tama to kasi yung isang group na maximize natin, napadami natin sa apat. Okay, so kapag gagawan mo na yan ng equation, burahin na natin ito. Okay, so gagawan natin ng equation. Ano, Perez, anong equation natin? F equal to? Alin po ba? Yung po malaki po muna, y not, sir. Plus W not Z not. W not Z not. Plus X Z not. Z not. Okay, so this will be your final answer. Kung i-compare mo dito sa isa, na-eliminate natin dito yung itong Z. Y na to. Yung Y na. Kasi nantira, okay, W not Z not na lang. Okay, question. Okay, so kaya make sure na i-double check nyo lagi na. Makikita nyo naman doon sa sagot nyo pa, kung parang meron pa kayong pwede i-simplify. Ibig sabihin, may mali kayo na naging groupings. Or loop, pag-loop. Okay? So, another example. Iba ba to? Iba to. So ito, ako na magsasagot. Madali lang naman ito eh. Okay, so gawa ka ulit ng K-map. 4x4. Okay, so ang inputs is W, X, Y, and Z. Output Y. So this will be 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. And then, first 4 is 1, 1, 1, 0. Next, 0, 0, 1, 0. Next is, so skip ka dito sa baba, 1, 1, 1, 0. Last is, lahat 0.
Okay, so paano ang grouping nito? Paano tayo mag-group dito? By 4, alin yung by 4? Detro, ano yung sinasabi yung by 4 dito? Yung 1-1 yung 1-1, ala? O, mag-open mic kayo para mas ma-explain nyo. Racelis at Jetro. Yung 1-1 po sa taas at sa baba. 1-1 sa taas at sa baba. Opo. Sige, gawin ko lang blue. So ito ano? Ito ba yun? Ito at ito. Opo, sir. Okay. So ano pa? So may natira na lang tayo dito. 1-1 tsaka ito. Ano pa? Roselis, ikaw na lahat. Isa pong by 2 at isa pong by 1. Alin by 2? Ito ba, Roselis? Opo. Tapos, ito na lang yung natira nating 1. Saan niya isasama? Isahan lang. Or pwedeng dalawahan or apatan. May nag-chat ba? O, parado. Pwede po, sir, gawing apatan po. Itong corner, paano saan siya isasama? Apat na sulok po. Yan, okay. So, pwede to. Apat na sulok. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kasi pag tinupi mo, magkakadikit yan. Pag tinupi mo yung taas-baba, magkadikit ito. At ito, pag tinupi mo left and right, magkadikit yung bawat corner. Okay? So, pwede yun. Pag meron kang mga logic ones sa bawat corner, pwede silang apatan. So, kaya nangyari, meron tayong dalawang by 4 at isang by 2. Okay? So, gawin natin ito na equation. So, F will be equal to, para dun sa O ng by 4 na ginawa natin, is X naught multiply by Y naught plus dun sa apatan na mga corners, ano yan? So, X naught ulit. And then, Z naught. And then yung by 2 is W naught Y Z naught. Okay, so this will be your final answer. So pwedeng iba yung maging sagot mo dito na. Hindi pala, tama na nga ito na. Kasi wala ka nang pwedeng pagsamahan itong isang 1. Okay, so this will be your final answer. Question. So basta tatandaan nyo kapag meron ka mga logic 1 sa corner, yung apat, pwede mo silang pagsama-samahin. Bali makakabuo ka ngayon ng isang by 4. Okay, so try natin to. So ang given is timing diagram. And then magde-design tayo ng logic circuit based dito. So 2-level NAND gate logic. So dapat daw puro NAND. So dito, kapag ganito yung given, ang ano lang to? Yung A natin, ito yung mga value. So, yung nasa baba, 0. Nasa taas is 1. So, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Then, yung F, output. So, pwede mo kasi yung gawa ng truth table. So, ilan yung combination natin dito? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Meron ka 16 combination kasi meron kang apat na input. So, pwede mo itong gawa ng truth table muna or pwedeng kung familiar ka na sa ganito, i-diretso mo. Pero kung gagawa natin yan ng truth table, ang magiging most significant bit mo dyan will be D. So, ganito yung magiging arrangement dyan. D, C, B, A. Kasi kung mapapansin mo, yung A ang nag-change lagi ng logic 1. Ibig sabihin, siya yung may value na 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kapos sa. Ulitin natin ang sulat. So, ang unang step dito, kapag ganyan yung given, gawin mo ng truth table para hindi ka malito. Unless, ano ka na, master ka na sa, ano, sa logic. So, gawin mo ng truth table. Kasi yung iba, pwede na nila itong idiretso sa K-map eh. Pero kung nalilito ka pa, so gawin mo muna ng truth table. So input D, C, B, A. Ang output mo dyan is F. Okay, so ang input natin sa A, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ilan na to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Isa pa. And then yung B is 0, 0. Kung mapapansin nyo, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, and so on. So yun yung isusulat mo. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. And then yung C is 4 na 0 muna. Tapos puro 1. 4 na 0. Puro 1. Oops, parang kulang. Ah, tama. And then yung D, 8, 0. Then 8 logic 1. Nasunod-sunod. Okay, so for the output, dito ka natitingin sa F. Ang output mo, 0, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Okay, so yun yung isusulat mo dito. 0, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Then, limang 1. 1, 2, 3, 4, 5. Then, 0, 1, 0. Okay, saka magawa ng K-map. So, dito na sa gilid natin gawa ng K-map. So, 4 by 4 ulit. Okay, so ang input natin ngayon, mababaliktad na to. So this will be D, C, B, A. Okay, kasi yun yung arrangement eh. From most significant bit to least significant bit. Ang most significant bit natin will be D. And then ang least significant bit will be A. So D, C, B, A, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. And then plot the outputs. So 0 0 0 0 1 0 1 0 and then 1 1 1 1 1 0 1 0 and then loop. Paano ang looping nito? So pwede mong i-loop yung isang apatan sa pinakababa, bottom row. So, meron ka doon isang by 4. So, ito. And then, may natira ka ngayon dalawa dito. Pwede mo siya ngayong i-group sa opposite side. So, meron ka ngayong dalawang by 4. Okay, so gawin mo siya na equation. F will now be equal to D C naught. Para dun sa horizontal by 4. Plus, yung isa is C pagdating sa taas A naught. So, this will be your final answer. Question. Question.
Madali. Nagets nyo ba kapag ang binigay timing diagram? Yes, ano, Mancinido. Sir, di na po ba i-go-group yung dito sa ano? Isa pa pong bay. Ano? Isang bay 4 pa po dito. Saan? Alam dito? Ah, ito. Ito ba yung tinutukoy mo? Yun ba? Opo. Ah, hindi na. Kasi nakagroup na siya eh. Oo. Mag-group ka lang ulit kapag mayroon ka pa bang hindi nag-group na one. Pero kung lahat sila nakagroup na, magiging redundant na kasi yun. So, as long mag-group ka lang ulit kapag mayroon pang hindi nakagroup. Pero kung lahat sila is nakabilong na sa group, hindi mo na kailangan ulitin. Salamat po, sir. Okay. So, yun yung ano, may tinanong mo. Kasi yun yung isa pang nagiging pagkakamali ng mga previous students dito sa ano. Ginugroup ulit nila. Kasi alam mo, may nakita ulit sila. Uy, apatan pa yun ah. Pero kung nakagroup na yun sa ibang group, hindi mo na kailangan group ulit. Okay? So, any question pa? Question pa? Jetro. Ano pang group? Ano pang group ba? Ano pang question? Hello po, sir. Anong question? Ano? Ask ko lang po kung ano, di ba dun sa truth table po is parang nakabaliktad po siya. Pero pag sa came up po, example po, ang ginawa pa rin po is ABCD, pero tama pa rin naman po yung pagpa-plot based dun sa truth table. Okay lang po yung ganun. Okay lang yan. Kasi ang pwede rin, pwedeng gawin mo ganun nga, no? Kaso, baka kasi malito ka pagpa-plot eh. Halimbawa, oops, naging kilo na yung line ka. Yung kasi, baka kasi possible na malito ka. Magkabali-baliktad na. Kasi pag ganito katulad ng ginawa ko, sunod-sunod. Kung ang ginawa mo is ABCD pa rin, halimbawa dito, ito yung nilagay mo, AB, tapos CD, 00, 01, 1110. So yung pagpa-plot mo, baliktad, no? So kailangan, so ito tama, dapat ito 0, tapos ito is, so ano na ngayon yung magiging ano mo dito? So that will be 1000. So hanap ka 1010. So ito yon. So 1. Tapos ito, pabaliktad yung basa mo ngayon dito eh. 1100. That will be logic 1. And so on. So mas malito ka kasi hindi sunod-sunod. Pero pwede yon. Basta nung minanual mo, tama yung naplot mo. So, magiging same lang yung equation na makukuha mo dyan. Pero ang suggestion ko, kung ganito yung arrangement sa input, yan na din yung gawin mong arrangement pag gagawa ng KMAP para hindi ka malito pagpa-plot nitong mga output. Okay? Any question pa? May isa pa ata akong example. Try nga natin. Yan. So, ito. Paano naman pag ganyan yung given? Okay, so last na to. Kasi possible na ganito yung ma-encounter nyo eh. Lalo na pag sa mga board exam or mga multiple choice question. Usually ganyan yung binibigay nila instead na ibigay yung truth table. Kasi di ba pag board exam, hindi naman yung space dun, yung question dun is limited yung space ng papel. So kapag ganyan yung given, nagre-represent lang din yan sa, ano, sa truth table. Itong F, okay, yan yung output variable. Yung x, y, z, yan yung input variable. Okay? And then itong 0, 1, 5, 7, yan yung position or yung decimal equivalent. Of the inputs with logic 1 output. Okay? So yung 0157, yun yung decimal equivalent nung inputs na merong logic 1 sa output. Kaya kapag nag-ano ka, ginawan mo yun ng truth table, ito yung tsura. So x, y, z.
output F 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1. So yung output mo, meron ka lang daw logic 1 sa 0 na decimal. So ibig sabihin dito yan. Sa 1. So dito yon. Saan yung 5? Alin yung 5 natin dito? Ito na. 1. And then yung 7 will be yung last. 1, 2, 4. So dyan ka lang may logic 1. The rest 0. Okay. So meron kang 4 na logic 1. So di ba itong 0, yun yung 0. Ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag kinonvert mo sa decimal. So, yun yung ibig sabihin nun. Kaya pag gagawa mo na yan ng truth table, ito yung tsura. Ah, truth table ba? Ano nga to? K-map. Okay, so this will be X, Y, Z. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So, pag i-plot natin to, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. Okay, so pag i-group natin yan, isang by 2 and then another by 2. Okay? So equation will be F will now be equal to X naught Y naught plus X Z. So this will be your final answer. Question before time again. Question. Yes, Jethro. Sir, di ba po dun sa K-map po is parang per box po is parang may equivalent number po yun, di ba? In decimal. Pwede pong yun na rin po yung parang pinakatingnan para po hindi nagawa ng truth table. Oo, oh, pwede rin. Pwede idiretso mo na yan. Ipinakita ko lang kung paano siya i-converse sa truth table. Pero usually, galing dito sa equation na to, pwedeng diretso ka na sa K-map. Kasi sabi ko nga, di ba panina, may sinulat ako number, no? So, 0, 1, tapos ito is 2, ito 3, 4, 5, 6, 7. So, yun din yun, no? Pag tingnan mo, 0, 1, 5, 7 yung number. Okay? Any question pa? So, yung ibang books kasi, instead na truth table yung ilagay, ito na, yung equation na yan. Kasi mas simple. Mas madali. Ganun din pag mag sa pag magde-design na kaya. Usually mga binibigay ng mga nagpapa-design ganyan yung tsura, hindi truth table. Okay, any question pa before time mag-end? Malinaw ba yung lecture natin? May next pa ba to? Ah, 5. Sige. So, sa next meeting na to. Okay, so if wala na question, see you next kailan ba next meeting? Thursday. So see you on Thursday. Thank you po, sir. Okay, thank you. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. So, upload